Good morning again, mga kapatid. This is Pastor Saul bringing to you God's Word this morning. At sa inyong mga tahanan, o kung kayo ay nasa sasakyan, nasaan man kayo ngayon, nasa opisina, nasa lugar ng business, or maybe nandiyan kayo sa isolation facility at ngayon ay you are struggling with life, no? I'm bringing to you the Word of God. Bago ka mawala ng pag-asa, tingnan mo muna ang sasabihin sa atin ng Panginoon. At kayo naman dyan, mga kapatid, mga particularly mga members ng church ng old generations na parabang nagde-deteriorate ngayon, you are sensing, you are feeling that your faith is slowly nagde-deteriorate sa kanyang quality. Nawa ang mensaheng ito magbigay sa inyo ng lakas ng loob at conviction na bumalik tayo sa Panginoon. At alam nyo, itong series na ating inumpisahan last week ay medyo mabigat yung ating pong mga pag-uusapan. Pero sa tingin ko, ito yung panahon na hindi na natin pa kailangang i-sugarcoat, sabi ng iba, yung message ni Jesus, ng Christianity, ng Panginoon. Dapat nating palakasin, patibayin ang ating pong pananampalataya sa ating pong mga sitwasyon ngayon. Ang title ng akin pong mensahe this morning is Promotion Through Demotion Part 2. Kasi yung Part 1 ay inumpisahan ho natin last week. Let me read to you Luke chapter 9, 46 to 48. And then we'll also be reading verses 57 to 62 ng Luke chapter 9. Sahin ko po sa ating sariling wika. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Ulitin lang po natin yon. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at pahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa naman nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panayang lingon na hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon, salita ng Diyos, salita ng buhay, salita ng pag-asa. Let us respond in prayer. Lord, these are hard statements to accept. But we need this, Lord. Kailangan namin ito, Panginoon, sa amin pong sitwasyon. Hindi na namin kailangan pang pababawin ang iyong salita. Kung itong mga salitang ito, Panginoon, will offend people, Lord, let them be offended by your word. But if this word mismong galing sa inyo, Panginoon, will cause people to repent and surrender to your lordship, then Lord, allow us to rejoice. Kailangan namin yan, Panginoon, sa aming pong buhay ngayon. Kailangan namin, Panginoon, na matuto sa inyong mga salita. Mangusap po kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga nanonood, Panginoon, sa live streaming po na ito,
sa iba't ibang bansa. Lord, speak to them. Yung sa mga nasa quarantine area, Panginoon, strengthen their faith. Sa mga nag-iisip, Lord, para bukas, dahil wala na, Panginoon, silang kakayahan, Panginoon, na bumili pa ng kanilang mga pangailangan, Lord, I pray for your provision. Tigit sa lahat, I pray na kami mga spiritual lives ay muling manumbalik ang sigla at lakas dahil sa mga salitang ito. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, muli pagbati sa inyong lahat at akin pong gustong banggitin, no? Gusto kong sabihin sa inyo sa umaga pong ito na patuloy ho nating harapin ang ating sitwasyon ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay talagang higit na dapat na manalangin sa mga panahon pong ito. Not only for our safety, not only for this virus to be eliminated or whatever, kundi para i-check yung ating mga puso. I-check yung ating mga pananampalataya. Kaya nga, gusto ko na rin pong sabihin sa inyo na as we pray, the Lord is working. And one of the answers na binibigay sa atin ng Panginoon is the vaccine. Kaya mga kapatid, don't be afraid. Please avail yung mga vaccine kung kayo po ay nandiyan na sa listahan. Huwag nyo na hong palagpasin yan. Naniniwala po ako na yan po ay sagot sa ating mga panalangin. At kahit na vaccinate na kayo or hindi pa kayo na bakunahan, let us continue praying. Kaya nga, isa pa sa aking mga pamanhik, pakikiusap sa inyo is tingnan po ninyo ang panahong ito bilang gift ng Panginoon kasi naging busy tayo, naging sobrang dami nating ginagawa, no? Sa business, sa trabaho, sa travel, sa school. Wala tayong panahon to be gathered together as a family and to study the Word of God, to pray together as a family. This is my challenge, mga tatay, mga nanay, kahit mga single parents, pangunahan po ninyo ang inyong mga anak. Pangunahan ninyo ang inyong mga pamilya sa gawain ng pananalangin. Aralin ninyo ang salita ng Panginoon. Spend time together to pray, to study the Word of God. Magkaroon kayo ng dialogue. Magkaroon kayo ng pag-uusap. Maging intimate tayo sa isa't isa. Ating ipahayag sa isa't isa yung ating pag-ibig, yung ating pagkalinga sa kanila. At wala pong ibang paraan bilang mga Kristiyano na gagawin po natin yan, kundi yung atin silang iyayain, gumawa tayo ng altar sa ating mga tahanan. I don't mean na literally magpatayo ka dyan, pero kung talaga mayroon kang kakayahan naman, why not? And there, gather your family, pray together, encourage each other. Ulitin ko lang po, ito ay gift sa atin ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon ito. Itong panahon ng lockdown, itong panahon ng mga quarantine na ito, para tayo po ay magsama-sama, mag-aral ng salita ng Panginoon, together, bilang mga pamilya. Okay? Nawa po atin po itong seryosohin sa ating mga buhay. At hindi lang sa panahon ng pandemic, kundi kahit matapos na po itong pandemic na to, we will continue doing this as a family. Today's title, mga kapatid, is Promotion through Demotion. Nabanggit ko na kanina. And ito rin po yung pangalawang mensahe sa ating pong first na series for this year, 2021. Since the world had been changed in a span of 1 year, can you imagine? Isang taon lang, pwede palang baguhin yung takbo ng mundo, yung mga nangyayari sa mundo. We have been invited, mga kapatid, to look deeper and understand God's sovereignty and grace in the midst of many disruptions. Because, una, na-disrupt yung mundo, and then finally, it has been changed. So, the challenge for us is to look at the sovereignty of God and His grace in the midst of many disruptions. We hate disruptions. Di po ba? Talagang ayaw natin na na-disrupt tayo, na-istorbo tayo. But God might be disrupting us so He can show us the way. Ang dami kasing mga ino-offer na way ng mundo.
paraan paano mabuhay, paraan paano kumilos, paraan paano tanggapin ang society, and the Lord might be disrupting the world and giving us the opportunity to look for God's way. Kasi yan lang naman po yung kailangan natin sa ating mga buhay. In response to our situation, ako bilang inyong pastor, called for the pursuit of silence. Kasi mag-ingay tayo ng mag-ingay, mag-grant tayo ng mag-grant, mag-reklamo tayo mag-reklamo, let us be silent before the Lord. And as we pursue silence, let us surrender to God lahat ng ating mga burdens, lahat ng ating mga kayabangan, lahat ng ating mga achievements, mga na-accumulate na mga bagay, let us surrender to God. And most especially, let us surrender to God yung ating mga buhay. And also, let us pursue simplicity. Alam niyo, simplicity, hindi po naman ibig sabihin niya na maging mahirap tayo, maging destitute tayo. Simplicity is not destitution. Hindi pagdarahop, kundi ang simplicity ay pagkakaroon ng kapayapaan and contentment sa anumang sitwasyon ng ating buhay, knowing that God is here with us. Why do we need to do this, mga kapatid? So we better comprehend God's message for the church in this time of crisis. There is no better way to explain, to understand, to comprehend, yung maintindihan natin yung mensahe ng Panginoon, but to pursue these disciplines. Our message series is a big part of this year's all-gen theme. Naalala nyo yung ating tema? Yung binanggit ko kanina, tatlong S. So I am inviting everyone today, nasaan ka man ngayon, ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, nasa abroad ka man, o nandito ka lang sa paligid ng Cavite, o nasa ibang probinsya ka, I am inviting you to reflect, magbulay, listen. Yung pakikinig na hindi lang sa tenga, kundi galing sa pusong uri ng pakikinig, and yield to the message of Jesus. Biyandaan mo, kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon. Isa pa, allow the Holy Spirit to use the Word of God to shake the foundations of your faith. Alam nyo, kung gusto mong i-test kung tunay ba ang iyong pananampalataya, matatag ba ang iyong pananampalataya, this is the moment, this is the perfect time for you to do this, mga kapatid, itong bagay na to. No, because God might be shaking the foundations of your faith. And if you are hearing this message, allow the Holy Spirit, the Word of God, to shake the foundations of your faith. Huwag mo na siyang kontrahin. Huwag ka nang humarang sa daan ng banal na espiritu. And also to go back to the simple truth of the message of the gospel. Ano ba ang message ng gospel? The hard teachings and requirements of Jesus. Mabigat, sabi ng gospel, hindi pala madali. Mabigat pala, mahirap pala ang buhay Kristiyano. Last Sunday, we look at self-denial. We look at dying to self and being crucified with Jesus and losing your life for Jesus' sake. Yan yung mensahe, yung core, yung summary ng ating mensahe last Sunday as stated by the Lord. Today, we look at how to become great in the kingdom of God. Kung mahirap po yung last Sunday, mga kapatid, I'm telling you, mas mahirap ito ngayon kasi it is very personal sa atin. Maring sa inyo dyan na nakapakinig last Sunday, maring marami na sa inyo ang nag-umpisang maligalig. Nag-umpisang mayanig ang inyong mga pananampalataya. Hindi mo akalain na ganyan pala kabigat ang hinihingi ni Jesus mula sa iyo. Kung nais mong sumunod sa Kanya bilang disciple o bilang Kanyang tagasunod o disipulo, ganyan pala kabigat yung requirement ng ating Panginoong Jesus. Balikan mo ngayon ang iyong karanasan kay Jesus. Habang nakikinig ka ngayon, sariwain mo, paano mo ba nakilala ang Panginoon? Saan ka natagpuan ng ating Panginoon? Ano yung sitwasyon mo noon? Until Jesus found you, until you open your hearts, your heart to Jesus, and invited Him sa iyong buhay. Tanongin mo sarili mo, ito ba ang sinabi sa iyo patungkol sa Kanya? Ito pinag-aaralan ba natin
ang sinabi sa iyo na nag-share siya ng gospel patungkol kay Jesus. O, mga kapatid, nagugulantang ka ngayon dahil hindi ito ang sinabi sa iyo na kung sino man nag-share siya ng gospel. And all these challenges, this crisis, this global pandemic came. At yung isip mo, yung puso mo, yung pananampalataya mo ay lubos na nayanig. Kasi ang presentation ng gospel sa iyo ay one-sided. Hindi sinabi sa iyo ang laki at bigat at halos imposibleng mga requirements sa iyo ng ating Panginoon upang makatagal ka sa buhay Kristiyano. Kailangan mo itong pag-isipang mabuti. Sa kaharian ni Jesus, ang mamatay sa sarili ay pasimula ng tunay na buhay at makabuluhang buhay. In the kingdom of Christ, dying to self is the beginning of life and meaningful life and meaningful living. Sabi ni Jesus, "Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit." John chapter 12, verse 24. Sabi po ni C.S. Lewis, isa pong author sa Oxford, isang Christian apologist, sabi niya, "Die before you die." Parang labo, no? Die before you die. Ganito po yan. Kung paanong ang isang Kristiyano ay kailangang ipanganak ng dalawang beses. Diba sabi ni Jesus, "You must be born again." So, ibig sabihin, physically pinanganak ka, and then spiritually pinanganak ka. Ito yung aking pagtansya dito sa sinabi ni Lewis. Kailangan din nating mamatay ng dalawang beses. Sabi ni Lewis, "Die before you die." So, ang aking interpretation ay ganito. Kamatayan sa sarili at physical na kamatayan, because we will die physically. But before we die physically, we must die to ourselves first. This is indeed a hard teaching na absorb natin itong mahirap, mabigat na katuruan ng ating Panginoon. At ang pinag-uusapan pa lang natin, mga kapatid, ay sa pagitan mo at ni Jesus. Ngayon, higit pa natin itong palalakihin. Let us shake the foundations some more. Una, dito sa ating binasa, gusto kong i-diin yung mensahe na at isang tanong na the domesticated Christ. Pwede bang i-domesticate si Jesus? Explain ko po yan sa inyo, mga kapatid. At dahil nandito pa tayo sa chapter 9, titingnan natin yung laki, yung lawak ng narrative po na to. At pag-aaralan natin, we will continue studying this lengthy discourse ng ating Panginoong Jesus. Here, mga kapatid, Jesus is communicating with clarity without coercion. He was speaking plainly, clearly, pero hindi siya namimilit. He was communicating simply but never simplistic. Simple lang yung kanyang mensahe, pero hindi simplistic. And persuasively without intimidation. In order to appreciate, mga kapatid, para mas lalo natin maintindihan, ma-appreciate yung text natin this morning, we need to go back to the prior events. Yung sinabi ni Jesus na yung kanyang requirements sa greatness. Tingnan muna natin yung preceding na mga nangyari dito sa chapter 9 bago dumating doon sa 46 hanggang 48. Basahin po natin to. Makalipas ang halos 8 araw, pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nanalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit niyang isakatuparan sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon at pagising nila ay nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya.
Nang papalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng tatlong tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. Ngunit, hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin." Lucas chapter 9, verse 28 hanggang 36, and then 44 hanggang 45. Si Jesus ay itinaas at niluwalhati ng Ama dito sa ating binasa. At nagbago ang kanyang anyo bilang ganti sa kanyang pagpapakababa. Ang tawag po natin dito ay transfiguration. Yung nagbago yung kanyang anyo. Ito ay senyalis ng tagumpay ni Jesus dahil ang anyong ito na nakita ng mga disciples na Peter ay angkop para sa hari ng mga hari. It was to encourage the disciples. It was also to convince the disciples about the veracity of Jesus' claim of His imminent death. Kasi hanggang ngayon, hindi nila matanggap yung statement ni Jesus that He was going to Jerusalem to die. Kaya nung transfiguration, ang pinag-usapan niya na Moses, yung imminent death ng ating Panginoon, yung kanyang nalalapit na kamatayan. Now, Moses and Elijah were seen talking with Jesus and the topic was about the death of Jesus. Mga disciples, ayaw nilang tanggapin yun. Siguro narinig nila yung statement. Kaya sinabi dito ni Luke na yung pinag-uusapan ng tatlo ay si Jesus, ay yung kanyang kamatayan. Tinutukoy ko po ang ating Panginoong Jesus. While the disciples were all hindering the death of Jesus, the heaven is affirming the death of Jesus. Nakita niyo po ba yung paradox, yung pagsasalungat dito mga kapatid? Again, nakita natin yung paradox dito sa buhay ni Jesus. Yung transfiguration at yung kanyang nalalapit na kamatayan. The glorious King, affirmed by the great prophets and the Heavenly Father Himself, is going to be killed. Yan yung paradox dyan. At nakita yan ng tatlong disciples. Not everyone sa mga disciples ni Jesus, na nakita nila ito, only Peter at yung magkapatid na si John at saka si James. Now, it is to affirm the mission of Jesus and His future glory. Question is, why Moses and Elijah? Pwede namang si David, pwede namang si Daniel, marami namang mga prophets. Bakit po si Moses at saka si Elijah? Ito po yung haka-haka ng mga theologians dito. Because Moses and Elijah embodied the law and the prophets. Para bang si Moses yung nagre-represent ng law, yung Torah, the five books of the Old Testament kung saan galing lahat ng constitution, panuntunan sa pamumuhay ng mga Jews. And then Elijah, siya naman po yung representatives ng mga prophets. And Elijah didn't die, mga kapatid. He was taken up to heaven. And then, itong law and the prophets found their fulfillment in Jesus. Kaya siguro si Moses na representative ng law, saka si Elijah ang dumating at hindi ibang mga propeta. So ang pinag-uusapan dito yung kamatayan ng ating Panginoon. The glorious King, the mighty one, will be killed for His people. Ngunit ang malaking kaaliwan sa atin dito, sa pangyayaring ito sa buhay ni Jesus, ay may tagumpay sa pagkatalo. Huwag mo nga limutan yan.
Para ba iniisip mo yung buhay mo ngayon, talo na tayo. Pero mga kapatid, sa perspective ng ating Panginoon, kung nasa ilalim tayo ng kalooban ng ating Panginoon, may tagumpay sa pagkatalo. May gantimpala sa paghihirap para kay Kristo. May buhay pagkatapos ng kamatayan at tuwalhati pagkatapos ng bighati. I hope tama yung aking Tagalog. At basahin ko po, idugtong ko dito, verse 35. Ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya. Yan po yung statement ng Ama patungkol sa kanyang anak na sumusunod sa kanyang kalooban. Suklo lang siya po ay mag-alay ng kanyang buhay. And it is also the same invitation for us. If you want to hear verse 35 ng Luke chapter 9, we need to imitate Jesus. Obedient sa kanyang Amang nasa langit. Mga kapatid, ang malungkot na balita dito ay ganito. Sa halip na magdulot ng kababaang loob at pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao, iba ang tugon ng mga disciples sa kanilang nakita. Yung tatlo. Iba yung kanilang tugon sa kanilang nakita. They were trying to domesticate and hoard Jesus instead of sharing Jesus to others. First, mga kapatid, tingnan natin dito yung una kong puntos dito sa domesticating Jesus. No? Domesticating Jesus results to wrong perception of greatness. Kaya nga yung nakita nila na sa halip na magdala sa kanila sa kababaang loob at tunay na pagsamba at pagsunod sa ating Panginoon, it caused them to desire for glory, for greatness. Because when they witnessed that, they thought na masigit silang mapapalapit sa ating Panginoon. They were trying to domesticate Jesus. Now, to domesticate, mga kapatid, is yung parabang isang ma-ilap na hayop na napaamo mo, kaya mong utusan, parang pet. Yun po yung ibig kong sabihin dito. Verse 46, nagsabi sa atin, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. So, nakita nila yon, maaring yung siyam, na hindi naka-witness, narinig nila sa kwento ng tatlo, at dahil doon, ganun pala ka-glorious si Jesus. Ganun pala ka-makapangyarihan siya, yung highly favored siya by God the Father, and even Moses, yung pinaka-hero natin, and Elijah who didn't die, mingled with Jesus. So, kailangan makalapit din tayo sa kanya. That's what happened sa mga disciples. Kasi nga naman, mga kapatid, ang tanong ko nga naman dito, bakit nga naman yung tatlo lang yung sinama ni Jesus? At sila lang tatlo nakakita? I have no answer to that. Now, imagine, the story is being relayed to others of how Jesus was transformed, paano siya nagbago ng anyo, paano nakakasilaw yung kanyang anyo, kanyang kasuotan, and he was transformed into power and glory. Surely, being near Jesus isn't a bad idea after all. Di ba? Ang tugon ni Jesus, so pag-aaway-away ng kanyang mga disciples, kung sino ang pinakadakila, dahil sa kanilang kaisipan, sino ang pinakadakila sa atin, mas mapapalapit sa glorious King. Ang tugon ni Jesus, tularan ng isang bata. Bata sa kanilang konteksto, mga kapatid, ha? At kapanahunan, hindi sa atin. Kasi yung mga bata sa atin, mga ano na rin eh. Marami nang alam, no? Pwede niya nang palitan yung mga password ng computer mo. So, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ni Jesus when he said, if you want to be great, if you want to become great in my kingdom, be like this child. Ano ba ibig sabihin ni Jesus dito? Anong konteksto at kaisipan ng mga tao noon patungkol sa mga bata sa kanilang kapanahunan? Ganito po yung sabi ni David Guzik. Sabi niya, children were of little importance. Wala silang halaga noon. And they were not threatening. Hindi sila nagbibigay ng banta kanino man. They were unconcerned for social status. Gusto ko itong pangatlo. Unconcerned for social status. Hindi nila naisip ano yung kanilang status. And not jaded by success and ambition. Simple lang yung mga bata daw noon. When most fulfilled the humble place a child had in that culture,
we are then on our way to greatness. Allow me to make myself clear, mga kapatid, sa bagay na to. Jesus is not against greatness. Hindi po siya laban o kontra sa pagiging dakila. He is not against bigness and progress. He is against, pakinggan niyo po ito, trying to become great to the demise of soul and corruption of heart. Iyan yung kalaban ng ating Panginoon. Kasi sa kingdom ng Panginoon, talaga mayroong mga mayayaman at mga influential. Pero yung kanilang mga puso, binabantayan nila. Ang kanilang mga kaluluwa ay surrendered sa ating Panginoon. Ang ayaw ng Panginoon, yung paglabis na paghahangad ng pagiging dakila at greatness, hinahabol natin yung greatness sa ating buhay at willing tayong pagpalit yung ating mga kaluluwa at ating mga puso. Simple lang yan eh. May deal ka ng Sunday morning sa sales. Anong pipiliin mo? Worship with God's community or sales? Yung mga nagko-corrupt sa ating mga kaluluwa, sa ating mga puso. Now, rich and influential Christians are declared great not because of their status, kundi dahil sa kanilang surrendered lives. Pwedeng-pwedeng maging spiritual yung mga mayayaman at mga influential sa mundong ito, kahit sa church na to, for as long as their lives are fully surrendered sa ating Panginoon. Likewise, the poor, mga mahirap, the downtrodden, the marginalized, yung mga na isang tabi ng lipunan. Sabi nga ni, sino ba nagsabi na, laylayan ng lipunan, no? Can be called great in the kingdom of God because of their submission to the Lordship of Christ. Hindi dahil sila ay mahirap, bida na agad sila. Hindi po mga kapatid, kundi dahil sa kanilang submission to the Lordship of Christ. It is greatness based not on status, but on spirituality. Yan ang inahanap sa atin ng ating Panginoon. And clearly, He did not see that doon sa usapan ng mga disciples. Because He was changed, He was transformed into a very glorious state. Sabi ng mga disciples, kailangan ako mas malapit sa Kanya. That's what happened when we try to domesticate Jesus. The funny moment here is when brothers James and John, no, wanting to overshadow si Peter, kasi si Peter, nung nakita niya, he was very quick to offer to build a makeshift hotel for Jesus, for Elijah and Moses. Sabi niya, Lord, buti na lang, nandito kami. So, tatayuan namin kayo ng hotel dyan. Now, the brothers, James and John, tataas din ang mga pangarap nito mga to, they wanted to overpower si Peter. Kasi si Peter yung unang nagsalita. Gusto nilang malagpasan si Pedro. At ang ginawa nila, they sought help from their mother to help persuade Jesus, para pakiusapan si Jesus to secure the respective seats in heaven. Can you imagine that? Naghanap pa ng kakampi. Sa mga Bisaya dito, nagpalaban sa mama. No? Naghanap ng padrino, yung kanilang mother, who was also close to Jesus. Masahin natin, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki, si John at si James. Lumood siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Ano po ang punto dito, mga kapatid? Ganito po yun. Ito yung aking interpretation dyan sa sinabi ni Jesus na wala akong alam. Hindi sa akin yon kung sino yung magde-decide, kung sino yung nasa tabi ko. Ito po yung punto ni Jesus, and this is my opinion. For Jesus,
it's not really a big deal. He never wasted his time and energy on this thing, and neither should we. Huwag nating aksayahin yung ating panahon sa pag-iisip, sino ba ang pinakadakila, sino mas malapit na upuan kay Jesus. The principle being established by Jesus was that in the kingdom of God, there is a reversal of values involved. Mayroon pong pagpapalit, pagbaliktad ng mga values ng mundong ito. Ano po ito? The last will be first, and the least will be the greatest. Pinakaaba sa lahat at hindi naghahangad ng mga bagay na ito, hindi nag-exclude na ibang tao para lang makuha niya itong bagay na ito, then sabi ni Jesus, that person is the greatest in my kingdom. Alam niyo, hindi pa ito natapos dyan. Habang kumakain sila ng hapunan, bago i-betray ni Judas si Jesus and before his crucifixion, Luke chapter 22 verse 24 says, nagtalo-talo rin ang mga alagad. Anong pinagtatalunan nila? Kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila sa lahat. Hindi pa natapos, di ba? At alam ko, hindi rin niya matatapos sa ating buhay. Hindi siya ganun kadali na alisin sa ating mga buhay. Masahin pa po natin, Juan 13 verse 5. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. So habang kumakain sila sa Luke chapter 22, nagtalo-talo sila in the middle of their dinner, fellowship, mamamatay na ang ating Panginoon, pinag-aawayan pa rin nila sinong pinaka-great sa kanila. Until Jesus nagkusa, naglagay siya ng tubig sa palanggan at sinimulang hugasan ang paa ng mga disciples. Ano po ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Sa kanilang kultura kasi, pag pumasok ka sa isang bahay, required na maghuhugas ka ng paa. Customary yun. Obligado kang gawin yan. Now, kung ikaw ay bisita, yung nag-imbita sa iyo, yung bahay na yon, kailangan yung pinakamababang alipin doon sa bahay na yon. Most likely, isang female slave, babaeng pinaka, may mga ranking pa kasi mga alipin eh. Pinakamababa doon, yun yung pinakatrabaho niya. Sasalubungin niya yung guest, hugasan niya, paupuin niya, hugasan yung paa, pupunasan niya bago papasok sa bahay. In this story, hindi ko alam kung bakit walang naghanda doon sa palangganan ng tubig. By default, dapat yung pinakabata doon sa mga disciples, kasi masyado silang patriarchal, pinakabata doon sa mga disciples ang siyang gagawa noon kung walang ibang gagawa sa bahay. Pero walang nang gumawa noon kasi lahat sila gusto maging great. Kaya si Jesus na lang ang gumawa noon. Well, mga kapatid, nakakapanginig man, pero sasabihin ko na din, sakit ito ng mga pastors at church leaders. Malapit na eleksyon na. Didikit na naman sa mga Christian politicians para maging spiritual advisor. Para siya yung nandun sa malapit-lapit sa posisyon. Sakit po ito ng mga pastors at church leaders. Nakakita rin ito sa mga maraming Kristiyano. Di lang sa amin na mga pastor, kundi sa inyo rin na mga Kristiyano. Ito ang isang katotohanan. Matagal ito bago mapagtagumpayan ng mga disciples. Or napagtagumpayan ng mga disciples. Matagal na panahon. Matagal din na panahon na mapagtatagumpayan natin ito. You know what? When you try to domesticate Jesus, na para siyang isang wild animal na paamuhin mo para maging sayo na lang siya, you will have a very distorted image of greatness. Pangalawa, domesticating Jesus results to exclusion of others or other believers not familiar to us. Exclusion, ibig sabihin, ilalayo mo sa iyong buhay yung ibang mga mananampalataya na hindi mo kilala. At ito, si Juan naman, si John the Beloved, ito mga kapatid, na John the Baptist, John the Beloved, pinakamahal ni Jesus. Sabi niya, Panginoon,
Nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. You see that? Dahil lang hindi mo siya kilala, dahil lang hindi siya kasama doon sa membership ng church, dahil lang hindi siya kasama sa denomination, dahil lang hymnal yung gamit nila, o dahil lang kumpleto sila ng instruments, we will exclude the others thinking that tayo lang yung may monopoly kay Jesus. This is what happened to John. Sabi niya, Lord, parang hindi ko gusto eh, kasi hindi natin sila kauri. Pagbabawalan ko, bakit ginagamit yung pangalan nyo eh? Sabi ni Jesus, huwag ninyo silang pagbawalan. Mga kapatid, we must not forget that Christianity, that spiritual life ng mga Christians has many expressions and faces. Marami siyang mukha. Marami expressions ang Christianity. Pag pumunta ka sa baryo, walang instruments, puro boses lang narinig mo doon. Pag pumunta ka sa city, katulad natin, medyo kompleto tayo. And we must not look down at others. Oh, wala kayong drums. Wala kayong ganito. Kaya hindi kayo totoo. Huwag na lang kayo magpatuloy sa inyong pananampalataya. Simply because iba sila sa atin. Yan ang sinasabi kong domesticating Jesus results to exclusion. Dahil lang hindi mo sila kilala, hindi natin sila kauri, tingin natin sa kanila masama. Hindi natin naiintindihan na ang Christianity ay maraming expressions at saka marami siyang mukha sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang languages, sa iba't ibang lugar. Hindi natin kailangan ng uniformity. Ang kailangan natin, diversity ng ating pananampalataya. Anong sabi ni Jesus? I have other sheep too that are not in this sheepfold. Kita niyo yun? Sabi ni Jesus, hindi lang kayo. Meron din ako mga ibang tupa na wala dito sa lugar na to, sa toldang ito. I must bring them also. They will listen to my voice and there will be one flock with one shepherd. We are quick to exclude others simply because iba yung ating pagkakaintindi sa kanila. Nangaaway agad tayo pag Catholic yan, pag ganitong faith yan, inaaway agad natin. Alam niyo, minsan sila pa yung mas gracious kaysa sa mga evangelicals, kaysa sa ating mga Baptist. I heard a story of a friend of mine who studied in Ateneo. And alam naman natin, Ateneo, di ba? Catholic school. So, at the same time, sa gabi, nag-aaral siya sa Bible school. When the teacher, nalaman niya na itong estudyanteng ito, nag-aaral full-time, tapos nang mamadali sa hapon para makahabol doon sa kanyang Bible school class, sabi niya, pwede kang umalis na maaga. Tapusin mo lang yung aking mga pinapagawa. And she told the class, sabi niya, itong ating kaklase, itong kaklase po ninyong ito, let us dismiss him early. Kasi humahabol siya, mayroon siyang Bible school class. Gusto niya magpastor, so pag natapos niya, huwag lang kayo maiinggit na i-dismiss ko siya ng maaga. Anong lesson? Minsan sila pa yung mas compassionate. Minsan sila pa yung mas gracious isa sa atin. Tayo, pag hindi natin kilala, excluded na kaagad sa ating buhay. Just like John. Ingatan po natin ang ating mga sarili dyan, mga kapatid. And then third, domesticating Jesus results to judgment rather than mercy. Pinreach po ito ni Pastor Denmark. Very quickly, sabihin ko na lang din. At babasahin ko yung verse. Sinugos niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Maria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil puno na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ito na naman yung magkapatid, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyo magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Tulad ng ginawa ni Elias. Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito, hindi upang ipahayag, kundi iligtas ang mga tao. At nagpunta sila sa isang nayon. See that? When you think na si Jesus ay exclusive sa iyo, na domesticate mo si Jesus, you will not only exclude, you will judge others. Katulad po nitong dalawang alagad na to.
We will become judgmental and critical of others. We'll think of ourselves as superior and others as non-existent. No, they don't deserve to live actually, and they must be eliminated. Yan po ang katotohanan dyan, mga kapatid. Tayo lang ang bukod tanging alagaan. Sabi natin na pagpapalain ni Jesus, hindi sila. Hindi ang iba. Hanggang dumating ang COVID at nalaman natin hindi natin maaaring manipulahin ang Panginoon. Kasi even Christians, even pastors die of COVID. Sabi natin, hindi pala natin maaaring i-manipulate si Jesus. Now, look at the power of the gospel. Think of politics. Think of religion, economic and cultural differences. Mga pagkakaibang yan. And how the gospel heals all these differences. The gospel confronts our biases and it suppresses our attempts to elevate ourselves and discriminate others. Diba? Yung pang, we are great than others. We are greater than others. Yung kaisipan ng ganyan. Si Muhammad Ali, kilala nyo siya, mga kabataan, no, tanong nyo siya mga tatay nyo, sino si Muhammad Ali. Siya po ay totoo naman na mahusay ng buksingero. One day, mayroon siyang statement na ganito, I am the greatest. Ang ibig niya sabihin ay, he was invincible. Wala makakatalo sa kanya, para siyang bakal. One day, sumakay siya sa aeroplano. Sabi ng stewardess, sir, kayo na lang po bukod tanging hindi nagsi-seatbelt. Mag-seatbelt na po kayo kasi requirement po yan. Sabi niya, hindi kailangan ni Superman ng seatbelt. Sabi ng stewardess, sir, si Superman hindi rin po nangangailangang sumakay ng aeroplano. I am the greatest. Lahat kayo ay mga mahihinang nilalang. Yan ang napapala ng mga tao. Kahit na mga Kristiyano, ng paghahangad ay maging sikat at maging dakila sa mundong ito. Panghuli mga kapatid, Christ does not need volunteers. Kanina, domesticated Christ. Now, Christ does not need volunteers. Ano ba ang ibig sabihin ng volunteer? A person who does something, especially helping other people willingly and without being forced or paid to it. Ibig sabihin, walang namilit sa'yo. Sabi yan ng Cambridge Dictionary. Basahin natin. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo magpunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Hindi niya sinabing, yes, sumunod ka. Hindi niya rin sinabing, no. Basta sinabi ni Jesus, plainly, ito yung situation. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan mo lang. O hayaan lang po muna ninyong may palibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Ngunit panayang, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panayang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. 9:57-62. Mga kapatid, volunteerism is needed in our world. Kailangan natin ng volunteers. No question, no quarrel about that. We need good-hearted and selfless people. We need them. Those who want to contribute and leave a lasting legacy behind. People volunteer because they believe in a certain cause or person. Naniniwala sila sa cause. Naniniwala sila sa pinaglalaban ng isang tao. They see the need and respond to it. Maganda naman yon. However, when it comes to Jesus, pagdating kay Jesus, one cannot simply volunteer. Hindi mo ka pwede mag-volunteer kay Jesus. Jesus doesn't need volunteers because He didn't come here to start a movement. Tandaan mo yan kapatid. Hindi kailangan ni Jesus ng volunteer kasi hindi siya nagpunta rito para mag-umpisa ng isang movement o kilusan. He came here to give His life as a ransom for many.
He has come here to seek and save the lost. He came here to show us the way to the Father. And we cannot do anything to add to Jesus' mission. Wala kang pwedeng idagdag sa gawain ng ating Panginoon. Now, look at yung mga tao, tatlong tao dito, na sa ating binasa. The first volunteer was after comfort, obviously. Alam ni Jesus yon. Kaya hindi pa in-expound ni Luke. Alam ni Jesus, ano ang kanyang motivation ng nag-volunteer siya? Lord, susunod ako sa'yo. He was after convenience and prestige of being a follower of a miracle worker, working teacher. Ang sabi ni Jesus sa kanya, wala nga akong mahigaan eh. Buti pa nga yung asong gubat meron. Jesus answered him of his simplicity and nothingness. Wala. Gusto mo? Sige, pero wala. He didn't say, you cannot. He just stated a fact. Sabi ni Jesus, ito yung totoo. Gusto mo? This is the truth. Kung anong meron akong, anong klaseng buhay meron ako. And the man stopped following Jesus. Ilan sa atin ang ganyan mag-isip? Kala natin healing, comfort, prosperity, abundance, wealth, health, lahat yan. Ang sabi ni Jesus, pwedeng wala din yan. We will decide, we'll have to decide sa ating mga sarili. The reason this man turned away from Jesus was because Jesus lived a very simple life by faith. Na nagtitiwala sa kanyang ama, sa kanyang bawat kailangan, without reserves of material resources. Sabi ni Jesus, pwedeng mangyari ito sa'yo. Susunod ka pa rin ba? Let us be reminded as a church again, our mission is not to become powerful. Hindi upang maghanap ng convenience sa mundong ito. Oh, the second one was invited by Jesus. Kakaiba ito. Jesus invited him. Pero mayroon siyang valid reason. And Jesus offered him a solution. Sabi ni Jesus, let the dead bury their own dead. Ang ibig sabihin po nito, hayaan yung mga spiritually dead na mga tao ang sila ang maging responsable sa paglilibing ng kanilang mga patay. And I do not know kung itong taong ito ay sumunod sa ating Panginoon. But he was invited by Jesus. Now, the third one also made an offer to follow Jesus. Pero siya din, meron din siyang mga excuses. Sa lahat po ng ito, mga kapatid, ito na tanda ninyo, hindi nang hinayang si Jesus sa mga taong ito. Akala natin, sayang, no? Gusto sanang sumunod eh. Kaso ang church kasi sabi, kailangan munang tanggapin si Jesus. Kailangan munang maging disciple ng ating Panginoon. At yan yung karamihan na nakikita natin dito. Pero mga kapatid, hindi nang hinayang si Jesus nung hindi sumunod itong mga taong to. Kakaibang Jesus na nakikita natin dito. Hindi naman sa nagtataboy siya ng mga tao, pero hindi tayo maaaring sumunod sa Kanya kung hati ang ating mga puso sa mga bagay dito sa lupa. Marami mga gusto mag-volunteer kasi may mga resources sila. Papatayo ng church, bibili ng mga instruments, bilibri yung mga pastor. Pero kumusta ang ating mga puso? Ngayon, sa mga talatang ito ay maunawaan natin ang mga totoong kalagayang spiritual ng mga tao. Ikaw ba ay volunteer para kay Jesus? Ikaw ba ay tinawag ngunit may mga bagay sa mundo na mas matimbang kaysa sa'yo? Sana sa church na ito, sa mga nanonood dyan sa live stream, saan man po kayo, check your heart. Yan ang aking pag-uusap ngayon, check your heart. Nag-volunteer ka ba kasi naniniwala ka sa cause ni Jesus? Kasi ang ganda lang kanyang cause, yung movement na inumpisa ni Jesus. Eh, well, hindi nga siya nag-umpisa ng ganon. O ikaw ay tinawag, ikaw ay tumugon, nagbalik loob, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nagpapatuloy sa buhay na ipinagkaloob ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nasaan ka dyan, kapatid? Sa dalawang yan. Ano nga ba ang batayan at pagkakakilanlan ng buhay na lubos na binago ni Jesus? Paano mo malalaman kung ito ang buhay mo? Yung requirement ng Panginoon ay nagawa mo. Una, isang buhay na mayroong isang layunin. Focus, isang layunin lang. Handang magbata ng hirap at pasakit
para sa kaluwalhatian ng Ama at kapakanan ng iba. Wala ang sarili dito, mga kapatid. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Yan sinasabi nating self-denial. A crucified life. Focus. Isa lang ang layunin. Number two, pag-iwas sa pamantayan ng mundo patungkol sa katanyagan at pagiging dakila. Bagkos ito ay buhay paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Naglilingkod tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Hindi paligsahan kung sino ang pinakadakila, yung verse 46 natin binasa kanina. Hindi pagsupil sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng ibang naglilingkod sa Kanya na hindi natin kilala. Verses 49 hanggang 50. At hindi paghangad ng kapahamakan at kaparusahan sa iba, kundi pag-ibig at habag tulad ni Jesus. 52 hanggang 56. Yan po yung mga marks, batayan ng buhay na lubos na binago ng ating Panginoon. Nakasunod sa kanyang requirements. Pangatlo, pagsunod, bunga ng pagtawag ni Jesus, hindi dahil lamang gusto nating mag-volunteer. Sumusunod tayo, nagbibigay tayo ng buhay sa ating Panginoon, not because we volunteered, but because Jesus called us and invited us. Buhay na hindi na nahumaling sa mundo at hindi na lumilingon sa nakaraan, kundi nakatuon ang paningin kay Jesus lamang. Verse 62. Pangapat, dakilang buhay ayon sa pamantayan ni Jesus. Sabi niya, ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. You see, hindi naman siya kontra sa pagiging dakila or great. Ang sinasabi lang ni Jesus, sa aking kingdom, yung pinakaaba ang siyang pinakadakila. Mga kapatid, bilang pagtatapos, mayroon pong kwento na gusto ko sabihin sa inyo. Sa University of Southern Mississippi sa US, yung college president, yung university president ay kaibigan ng isang author, and sila pong dalawa ay Christians. So binisita siya ng author na to, kumustahin, at nagkaroon sila ng tour sa campus. Kasama yung university president, tsaka magkasama silang dalawa, tsaka yung author. May nakita silang dalawang tao. Isang 6'8", at isang 3'3". So, tinignan nila yung dalawa, kasi itong 6'8", kinarga niya yung 3'3", 3 feet and 3 inches. Hinalikan niya, inayos niya yung buhok, tapos hinatid niya doon sa school, doon sa classroom. So nagtanong yung author sa college president, university president, sino itong mga to? Sabi niya, yung 6'8 na yan, nakakita mo, yan yung pinaka mahusay na varsity player dito sa basketball. Yung 3'3, kapatid niya yan. So extreme, di ba? Isang 6'8, isang 3'3. Sabi niya, kaya siya nandito. Kasi nung namatay yung kanilang parents, nangako siya na aalagaan niya yung kanyang kapatid na maliit. Kahit anong mangyari, hindi niya hihiwalay. Kaya siya nandito kasi of all na mga universities and colleges sa US, ito lang ang university na nagbigay din ng scholarship para sa kanyang kapatid. Bilang varsity, siya, dama yung kanyang kapatid. Lahat hindi pwede. Siya lang. Ay ang pangako niya sa kanyang parents, pati yung kanyang maliit na kapatid. 3-3. Sa ating language ay unano. Kinausap siya ng author at hinangaan. Nag-express ng yung author doon sa 6-8 na player na napakaganda ng iyong pananaw sa buhay. At sabi ng author, ay sabi ng varsity player nito, sabi niya, kasi ang tanong sa kanya, bakit mo ito ginagawa? So ang tanong, ang sagot niya, those of us who God makes 6'8 have to look out for those He makes 3'3. See that? Yan ang hinahanap din sa atin ng ating Panginoon. Dahil yan din ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ganito si Jesus sa atin. Para siyang 6'8, tayo ay 3'3. Ngunit, inaalagaan tayo ng ating Panginoon. Kasi yan yung kanyang
pagkilos, kanyang sistema kung sino ang pinakadakila sa mundong ito. At dapat maging ganito din tayo mula ngayon. Bago tayo manalangin, mga kapatid, ilang mga challenges na gusto kong iiwan sa inyo. Sa mga mayayaman, number one, sa mga mayayaman na tanyag ngayon, I'm sure nandiyan ka ngayon. Paano ka magiging dakila sa gitna ng pagpapala at kasaganaan? Hindi agad si Jesus sa iyong prosperity at abundance. Sa anuman ang narating mo sa buhay, praise the Lord, I am rejoicing with you. Pero ang challenge sa inyo, paano ka magiging dakila sa gitna ng pagpapala at kasaganaan? Paano mo pararangalan ang Ama at hahanapin ang kapakanan ng ibang tao? That's a challenge. Number two, sa mga mahihirap at aba ngayon, sa iyong kahirapan, paano ka magiging dakila sa mata ng Panginoong Jesus? Hirap pa sa buhay, paano ka magiging dakila sa mata ng ating Panginoon? Paano mo pararangalan ang Ama at hahanapin ang kapakanan ng ibang tao? That's my challenge to you. Third, sa mga kabataan, mga mag-aaral, mga young professionals, mga paakyat pa lang sa buhay, sa hagdanan ng buhay at success, paano ka magiging dakila sa mata ni Jesus? Paano mo pararangalan ng Ama at hanapin ang kapakanan ng ibang tao? And the list goes on, mga senior citizens, mga retired. Sagutin po ninyo itong mga tanong na ito, mga kapatid. Ngunit higit sa lahat, ayusin mo ito sa iyong puso. Ayusin mo ito. Ikaw ba ay tinawag o nagpresenta ng sarili kay Jesus? God might be shaking the foundations of your faith right now. Ito lang ang aking panalangin. May Jesus find your faith and service genuine to Him. Let us pray. Lord, we have been trained to think like the rest of the people in this world, always wanting greatness, comfort, convenience, prestige, to the detriment sa aming mga spiritual na buhay. Even we as Christians, as pastors, were tempted, Lord, to pursue greatness na ayon sa iyong sa panuntunan ng mundo at hindi na ayon sa iyong panuntunan. Forgive us. Lord, we are opening our hearts, our lives sa umaga pong itong Panginoon muli sa inyo. Bless us, Lord, with humility and spirit of service. Nawa magbigay ng kapurihan, kaluguran ang aming mga buhay sa iyong dakilang pangalan. And as a church, Lord, strengthen us, encourage us, palalimin niyo pa ang aming pananampalataya, tigit sa lahat yung aming pag-ibig at pagsunod sa inyo. Sa mga kapatid na nakakalat ngayon, Lord, sa mga tahanan, iba na sa ibang mga lugar, ibang mga bansa, ibang time zone, meron kaming iba't ibang struggles, I lift them up to you. Be merciful and be gracious, Panginoon, sa aming mga kapatid. Sa live streaming na to, Panginoon, nawa, patuloy naming mapangarangalan ang aming Panginoong Jesus hanggang sa Kanya muli pagbabalik. We are here waiting, Lord, anticipating na mayroon kayong gagawin sa aming mga buhay. Pagkatulad ni Lazarus na aming binasa kanina, mahayag ang iyong kadakilaan sa aming kalagitnaan. People of God, may the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen and amen. Magandang umaga muli, mga kapatid. At nawa tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon, manampalataya, huwag mawala ng pag-asa, kundi patuloy na sumunod at magmahal sa ating Panginoong Jesus. Nawa ang bawat isa ay makaranas ng Kanyang pagpapala. So dahil po marami pa rin po mga cases sa ating paligid, ang aking pong kahilingan sa inyo bilang church, manatili sa mga bahay, ingatan ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at kung maaari huwag po tayong lalabas hanggang pwede na tayong muling mag-interact sa ibang tao.
Sa ngayon, gamitin lang natin itong panahon na to bilang pagpapalalim sa ating mga spiritual na buhay. God bless you all.